Isang mahulay na umaga sa inyo, mga bata. Nagagalak akong nakadalo kayo sa ating Valenzuela FB Live. Handa na ba kayong tuklasin ang nilalaman ng ating bagong aralin sa sining? Kung kayo ay handa na, i-click lamang ang like sign sa ating comment box. Magaling! Mukhang ang lahat ay handa na. Bago tayo magsimula, ay narito muna ang ilang paalala. Umupo ng komportable, pumunta sa lugar sa loob ng tahanan kung saan maganda ang signal ng data o internet. At panghuli, ihanda ang module, lapis o ballpen at sarili upang makilahok sa talakayan. Para naman sa inyong attendance, ay i-comment ang inyong buong pangalan, pangkat na kinabibilangan, at pangalan ng inyong paaralan, katulad ng nasa screen. Maaari natin gamitin ang comment box para sa inyong mga katanungan at mga kasagutan sa ating aralin. Narito ang mga layunin ng ating pag-aaralan na nakaayon sa ating most essential learning competencies. Ito ay ang mga sumusunod. Una, nakalilikha ng simple, kawili-wili at nakaayos na mga relief prints mula sa disenyong luwad. Ikalawa, nakakagawa ng mga relief prints na may kasyang-kasyang kadalubasaan na may partikular na tema ng plano, ng pag-uulit-ulit o pagsasalit-salit. Ngunit bago ang lahat ay magbalik-aral muna tayo. Naalala niyo pa ba ang mga paraan upang maipakita ang ritmo ng isang sining? Maaari ninyong itype ang inyong sagot sa ating comment box. Mahusay mga bata! Ang mga sagot ay pagsasalit-salit, pag-uulit, at radyan na ayos. Ngayon naman ay masdan natin ang mga etnikong motif na ito mula sa iba't ibang pangkat etniko. Ano ang inyong mapapansin sa anilang mga disenyo? Mahusay! Ito ay makulay at maganda. Gumamit ba sila ng iba't ibang hugis at linya sa pagbuo ng mga etnikong motif? Tama kayo mga bata. At dahil sa mga linya at hugis ng mga ito, ay nakakabuo sila ng mga garang ritmo. Ngayon ay natutunan na ninyo ang iba't ibang disenyong may etnikong motif ng mga pangkat etniko sa ating bansa. Ang mga disenyo ay makikita sa maraming bagay tulad ng banga, tela, damit, sarong at iba pa. Lalo nitong napapaganda ang mga kagamitan. At ngayon naman, pag-aralan natin ang paglilimbag. Ang paglilimbag ay isang sinaunang metodolohiya ng pagpapahayag gamit ang pag-imprinta ng mga letra, salita o kaya'y buong pangungusap. Maaari rin itong gamitin upang i-imprinta ang buong larawan upang makabuo ng isang pahina ng artikulo. Ang mga disenyo ay napapaganda gamit ang relief prints kapag ito ay ginawang makulay, paulit-ulit, o pasalit-salit. Napapabilis ang pagbuo ng magagandang disenyo gamit ang relief master sa paglilipat at pagpaparami ng disenyo. Nakakita na ba kayo ng likhang sining na tulad nito? At ito pa? Ngayong araw ay gagawa tayo ng ganitong uri ng obra. Handa na ba kayo mga bata? Halika'yo't ipakita natin ang pagpapahalaga sa mga disenyong ito sa pamamagitan ng paglilimbag. Ihanda muna ang mga sumusunod na kagamitan. Dahon, lumang laruan o hulmahan, clay o luwad, Oslo paper,
at watercolor. Handa na ba kayo mga bata? Halikayo at panoorin at gawing gabay ang video na ito sa paggawa ng inyong likhang sining. Simulan na natin! Paglilimbag. At para naman lagyan ng iba pang disenyo, ay gumamit ako ng clay o luwad upang gawing border. At nilagyan ko ito ng sunod naman ay inilagay ko ang iba pang disenyo upang makagawa ng pasalit-salit na disenyo. Ayan, ang ating obra ay tapos na. Kayo mga bata, natapos niyo ba ang inyong likhang sining? Magaling kung ganon. At kung hindi naman, ay maaari ninyong ipagpatuloy ang gawain ito at gawing gabay ang video na ito sa paggawa ng inyong likhang sining. At para naman sa ating pamantayan, ay punan ng star ang puntos na iyong nakuha batay sa kinalabasan ng likhang sining na iyong nagawa. Ikaw ba ay naagawa ng likhang sining mula sa luwad o reliprint? Pangalawa,
nakasunod sa mga hakbang sa paggawa ng likhang sining. At pangatlo, na isagawa ang disenyong pag-uulit-ulit o pagsasalit-salit. Magaling mga bata. Tandaan mga bata. Likas sa mga Pilipino ang pagiging malikhain na ipapamalas ito sa mga disenyo ng kanilang kagamitan, sa mga hugis at maging sa mga kulay nito. Ang ating kaisipan at damdamin ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng paglilimbag. At para naman sa ating pagsasanay, ay ihanda na ang inyong mga lapis, ballpen at papel. Pagsasanay, tukuyin ang paraan na ginamit sa bawat larawan. Ilan ang kabuuang score ang inyong nakuha? Lahat ba ay nakakuha ng 5 puntos? Mahusay kung ganon. At masaya akong inyong lubos na naunawaan ang ating aralin. At para naman sa ating pantahan ng gawain, ay maaari ninyong ipagpatuloy ang paggawa ng inyong likhang sining at ipakita ito sa inyong mga guro. Muli, ako si Ginoong Ray Marubin ng Disiplina Village Bignay Elementary School, ang inyong guro sa asignaturang sining. Hanggang sa susunod na pagkikita mga bata, paalam!